So nandito tayo sa main road para testing natin itong gulong natin na bilhin natin itong Beast and MRF, kung alin ang mas maganda sa dalawa. So ang gagawin natin, lalagyan natin tubig, guys. Hello guys, welcome to my vlog. Today's video, nandito tayo sa aking bahay at ako gagawa ng vlog tungkol sa gulong na ginagamit natin as of now. At bumili nga ako ngayon sa Shopee at ito nga, dumating na. Tara, siyempre yung walang iba kundi yung favorite nating gamitin. Subok na sa araw-araw nating pag-ride. Yan. Siyempre, MRF ang tatak niyan, guys. And then, bumili din ako ng gulong na ngayon pa lang natin magagamit. Kumbaga, reserve pa lang to sa panguna natin, guys. Ito, guys. Tara! Ito ay Beast. Beast tayo. Ito naman, isa ay MRF. So, ayan ang mas maganda sa dalawa. Ayan, malalaman natin kung ayan ang mas maganda sa kanilang dalawa. So, sa presyo, siyempre, mas mura itong MRF. Mas mahal ng konti itong Beast. Pero sa quality, matitignan natin kung ano ang mas maganda. Buksan na natin, guys, itong nabili nating dalawang gulong. Ito, pang hulihan, ang size nito ay 100 by 80 by 14. Tapos itong Beast ay 80 by 80 by 14. Ito ay pangunahan. So, malaki ang difference ng dalawa kasi ito 100 at ito 80 lang, guys. Buksan na natin, guys. And ang bili ko dito sa MRF, in fairness, ha, nagmura na uli siya. Ang pagkakabili natin ngayon dito ay 935 lang sa Shopee kasama ng shipping doon. Napakamura, guys. Itisubok ko na, no? Tapos libre na yung ano kanyang sealant ito. Ayan. Hirap hawakan, guys. Lagi ko nga dito. Ito yung sealant, libre na. So 935 lang, guys. Tapos itong Beast ay 80 by 80 by 14. Ang price niya ay 925. Diba? So, mas mura talaga ito, panalo. Sa qualities, susubukan natin ngayon, guys. Balitan natin, guys. Tara. Kumapitay na ng swan. Gunting. So, papakabit na rin natin ngayon itong MRF natin. Iput po na yung nasa uliang ko, guys. Hello guys, so ayan, sa packaging pa lang makikita mo na premium ng kanyang quality na ng Beast. Ito yung size niya, guys, 80 by 80 by 14. So ito yung sealant niya, nagkasama na. Tapos ito yung pinagbilan natin. Ayan to. May sticker pa. Ayan. Napakaganda ng balit niya. Then, i-compare natin doon sa ginagamit natin. Ito yung kanyang packaging, guys. So, ang pangalan lang niya ay dito. Maragayan. Parang sticker lang. Sticker lang siya dito. Tapos yung balot niya,
ordinary pambalot lang, walang pa nakalagay na pangalan. Compared mo dito, yung nakabalot sa kanya, paikot na ganun, ay nakalagay, makita mo na ganun. Pistar yun na lang. Samantala dito ay, dito lang, sticker lang yung dinikit. Or hindi importante yung guys kung man ay kahit hindi maganda, pero yung nilalaman loob ng produkto ay quality, so walang problema dun guys. Pero mas sa pagbebenta ng mga produkto, mas mahalaga yung packaging. Maganda sa mata, kaaya-ayang bilhin, di ba? So, sa packaging, panalo to. This time. Buksan natin, guys. Yung baka na kagad tong pesto ko baka na lagay natin ng camera kaya hirap iayos kasi wala tayong tagahawak kaya tayo ay dyan lang nakapatok sa upo niya ating camera kagad tong pesto ko pagpasaytsahan nyo na guys. Ayan guys, taraan, ito yung kanyang libreng asilan, then may kasama ng pito. So, malaking bagay yun. Para kung ano, kung pagbukas, yung pagpalit natin gulong, pagbukas, kung pangit na yung pito, pwede natin palit at hindi na tayo bibili, guys. Ayan, pan. So, as in, ganun pa rin. Ano, walang magbabago, maganda pa rin. Siyempre, ang tatak niya ay suffer. Tapos may ES na siya. ES, Supper ES. MRF. Yung logo niya nandun. And kung made in India pa rin. So, ayun. Made in India pa rin guys. So, ganun pa rin. Ganun pong bago. Ayun. Buksan na naman natin itong nakabili nating bistek. So, alin ang mas maganda? Una, sa presyo, panalo itong ating MRF. Tapos sa packaging naman, panalo itong bistek. Sa price, panalo yung MRF. Sa packaging, bistek. Magkaiba yung tatak nila ng kanilang asilan. Ito mas malaki, ito mas maliit. Ito sa bistern na nakuha natin. Sa rice lang gawa, mas maliit naman yung gulong ng bistern na nakuha natin. Kaya walang problema doon, guys. And usual, same, ano din, may libreng pito din, guys. And yan, bubuksan na natin. Hindi ko sinisira yung packaging niya guys kasi pwede ko ba itong magamit gawa ng subukan lang natin kung ano may mas maganda
at makapal pa kasi yung aking MRF sa unang gulong ko. So hindi pa akong papal ngayon. Ngayon, iba-vlog ko lang, pagkukumpara ko lang kung ano mas maganda, yung B-Star or yung MRF na gamit natin. So guys, so sa ngayon marami din gumagamit ng B-Star. Gawa ng mga investment ito ay makakilalang motovlogger na. At kilalang tao din. At hindi ko nababanggit ko sino. Napaka-premium yung package niya guys talaga. And marami din gumagamit ng mga tamang sa trabaho guys. Mga naigyan natin kasama yung mga ginagamit nila. Ito yung naka ayos ng packaging nila. Wala akong masabi. Hangout na ang ganda ng upo guys. Baka lang nalaba tayo nga. Tamang pesto. Naka lang yung camera. Nasa school pa kayo. Ayan ko, minute na. So, hindi ko lang alam kung saan gawa itong ating ano, itong ating discuss, hindi ko alam. Hindi na rin yung pagkino ko saan gawa. Hello guys, so ayan, nabuksan na natin guys yung ating nabili mga gulong. So ayan guys, oh, ito yung B-Star. So napakaganda ng yung itsura ng ating gulong na B-Star, oh. Ganda. Ito yung pangunahan natin guys. Gagawin natin pangunahan. So saan ba gagawa ang B-Star? So ito na, nakakita na natin. Nakalagay mismo sa gulong ha, hindi ako nang sabi ha. Babasahin lang natin, papakita ko sa inyo. Wala. Ayan. Kita. Made in China. Made in China yan. Made in China ang B-Star. So, pagdating sa ano, sa China, hindi man lahat ng quality doon ay hindi maganda. So mayroon pa rin mga duktong na magandang quality. So ngayon, dito natin masasubukan kung itong gawang China ay maganda versus sa gawang India. Yeah, maganda yun guys. So, subukan na natin guys. Tabi ko muna. Makapit guys. Naka-slot niya ganyan guys. Makapit ba? Kaya pala maraming gumagamit to dahil maganda yung quality. Diba? Makapit guys. Diba? Wala tayong kapit guys, oh. Kaya tayo naman, oh. Awesome.
video mo dulas ha. Tungod niya ating mga tungod, dito mo dulas guys, makapit talaga. Baka sabihin niyo, test to kaya makapit. Ito nga ito, subukan naman natin itong ano, emarad natin na subok na natin guys. Gamit natin sa trabaho natin bilang isang rider. Okay to guys. Hindi kita. Ganda rin guys. Oh. So, parehas. Walang tulak kabigin guys. Oh. Makapit din guys. Oh. Yan. Walang kapit guys. Mawasubsubo ko ito. Kaya, maganda guys. Magandang quality, no? Ha? Ang lakas lang, ha? Tuon tayo. Tuon ulit natin, tutuon, no? Papit, guys! Oh! Kapanking! So, ayan. Nakita natin, guys, na pagdating sa quality, paras lang sila. Maya malalaman natin dito kung alin ang mas quality kung babasahin natin ang tubig tong sa hig guys. Yung may tubig naman ah. Yeah. Let's go. Ayusin natin camera tayo para kita-kita. Ayan. Yeah. Yeah, tubig natin guys. Push natin. Dito. Sime. Ayan. Basa na siya. Ayan ah. Ayan. Unahin natin yung MRF. Diba? Dumudulas. O. Ibig sabihin, pagbasa ang kalsada, ingat. Dulas. Hindi nakapit. And then itong blister. Subukan natin kung kakapit. Pagbasa ang sahig. So, hindi din guys. Parehas lang guys. So, punasan natin yung sahig. Kung wet lang, kung dudulas pa, hindi. Punasan natin. Basahan natin guys. Punasan natin. So, ito ay baga, basa lang siya, pero walang gano. Baga, sa kasada, imagine lang natin na basa yung kasada pero walang danaw. So, sisual. Sakit ako. Kita-kita guys. So, makapit guys. Oh. So, hindi ko alam kung bakit tumatabing siyang ganun. Siguro ay gawa na 80 by 80 siya. Yan o, nahalo siya na. Na yung kanyang parang nagani siya yung parang siguro gawa nga ng maliit lang siya kaya kumbaga na yung pwesto niya na ano pag tinutukan natin babago diba ito naman subukan natin so basa din ba same pa rin, ganun pa rin, wala pagbabago. So, para sila maganda guys. Diba? Then, ang gagawin natin ngayon guys ay so, walang epekto yung pagganon ko. Hindi siya nababago yung mali niya dito. Parang hindi siya nalubog. Kasi nga, malaking gulong siya. 100 by 80 confirm lang pa. So, ngayon, ang nasabi ko ay wala akong tulak kabigin para sila maganda. Pero sa presyo, nanalo to. Siyempre. Isa dito. Then sa packaging, para yung pista. So, subuha pa natin sa ibang mga bagay tayo sa kalsada sa may guhit yung linya kulay puti
Kasi doon, pag binasa natin yun, tatry natin doon kung dudras ba yung gulong to, dalang to. And maraming nagsasabi na pagka naulan, padalas yung guhit sa kalsada na parang pintura siya. Pintura na nga siya na talagang makapal. So, doon natin susubukan yung dalawa. Doon na natin malalaman kung ano ba mas maganda. Alright ba? Nag-obis na yan. Sa itsura, mas premium to. Mas magandang ito niya. Pero sa quality, same pa rin. Di ba guys? Pupunta tayo sa kalsada. Nasubukan natin. Hello guys! So, nandito tayo sa main road. At kung nakita nyo guys, pakita mo, Nay. Ito yung linyang puti. Yan. Ito kalimitan, sinasabi, pag umulan, madulas. Kaya kung ikaw ay nagmamotor, lagi mong pagkakaingatan itong puting to. Itong kulay puting to. So, nandito tayo sa main road para testing natin itong gulong natin na binili natin itong bis and MRF. Kung alin ang mas maganda sa dalawa. Guys, so, lapit ka na, ibig tayo. Munti ka mahulog guys. So, nandito tayo, ito yung tinatawag na pedestrian. So pag pedestrian, kalimitan talaga yan ay makapal yung kulay puting niyang ganyan to. So ang gagawin natin, lalagyan natin tubig guys. At aton, nakita mo, basa. At ito yung gulong natin guys. Ako. Guys. Kaya mas maganda guys. So ito. Push natin kung ano. Ito yung bis na tinatawag na gulong guys. Ayan. Kung makita mo siya, dumudula siya. Pero medyo makapit din naman. Kaya kung magbabank, kung nakabanking ka at ganito ang pwesto ng motor mo, kunyari na ganito ang naka-slant, talagang dudulas dahil basa yung kalsada at yung pedestrian, yung guhit na to. So, subukan na natin gulong na to guys. Itong MRF. Pagdating dito, nakita mo guys, madulas. So, medyo makapit siya kaya compare this kay, kay bis. Ataw naman guys. Makapit siya, medyo maganda guys. Diba? Ito, maganda guys. Compare mo dito sa bis. Try natin ulit guys. Parehas lang din na makapit. Pero pagka nakaganto talaga, islant na islant, dudulas talaga. Kaya ingat guys pagpadula ito. Pero atingin ko mas makapit to. Subukan natin sa hindi to, hindi basa. Dito. Makapit talaga oh. And then itong isa makapit din. So para silang makapit. Pagdating nga lang sa basa, atingin ko mas makapit to kumpara sa islant ng gulong mo. Kung nakaganto ka talaga sa kurbada at may manakit ang pedestrian na ganito, mag-minor ka na. Dahil malamang, dudulas ka. So, ride safe guys! Ayan guys, nandito na tayo sa apartment natin. So, napag-alaman natin ang pagkakaiba ng dalawang gulong na nabili natin sa Shopee. Sa price, panalo yung MRF. Tapos, sa mas makapit ay MRF kasi malapit siya. Ewan ko lang kung para sila lang ng laki siguro ay dun malalaman natin yung difference ng dalawa. Kaya lang dahil mas malapit yung MRF kaysa doon sa Bister na nabili natin, kaya ang tendency mas makapit talaga yung MRF. So pagdating naman sa packaging, panali yung bis, wala tayong masabi. Tapos yung kanyang tsura, napaka premium, napaka ganda. So, sulit panalo ka na doon. Nasa presyo, siyempre, doon tayo sa presyo, di ba? Para makatipid, guys, di ba? Tapos,
balikan natin yung site para matesti uli natin kung ano ba mas maganda. Ngayon, kayo na yung mag-judge kung ano yung sa tingin nyo na mas maganda. So, depende sa experience nyo. Kung magandang experience nyo sa MRF o kaya sa Bister, ay masasabi nyo na mas maganda yung Bister o kaya yung MRF. So, depende sa kanyang experience. Kaya respect na lang sa tagahanga ng Bister o anong MRF kung ano yung ginagamit nyo. Basta ako dun sa mga tipid at maging ship natin sa ating pagmotor. So guys, maraming salamat pala sa pagtagkilig sa aking channel. So 1,000 na above na tayo guys. So pataas tayo kahit pa konti-konti. So maraming salamat sa inyong suporta guys. At balikan natin sa ito at testing ulit natin guys. Saan? Hello guys, welcome to my vlog. Today's video, nandito nga tayo sa main road kung saan makita natin itong pedestrian. Sa kalimitan, pag umuulan, itong gantong kalsada ay madulas. Gawa na itong pinturang ito. So ngayon, malalaman natin yung binili natin gulong dalawang klase, dalawang tatak, kung ito ay madulas at hindi. So ngayon, subukan natin. Gumamit tayo ng tubig. Oh. Ibuusan natin guys. Ayan. Tapos, lagay muna natin dito para madumihan yung ating ito yung bin nating beast tire. Oh. Ito yung pangunahan guys, kaya medyo maliit na konti. So ngayon, dahil kayo nagmamaneho at umulan, siyempre basa yan, automatic, wait yan. Oh. Ibig sabihin, pag takbo mo, pag nakaganto yung motor mo, yung presyo ng motor mo, dudulas ka talaga. Pero pag ganito, hindi naman gasino. So, pag nakaganto, at nakabanking ka maigi, dudulas talaga, guys. Pero pag ganito, konti lang, banking, hindi ka dudulas. So, pag nakita mo ng pedestrian, mag-ingat ka nga. Mag-menu ka na agad. Pero itong ating nabiling MRF na subuko na, subukan naman na natin, guys. Ah, ito ah. Pag ganito, nakita mo talaga na makabot siya kahit basa yung kalsada at basa yung linyang yan. Ito yung tinatawag ng pedestrian. Makabit. Pero pag iigaw mo siya ng ganito, nakabit siya kaya hindi kasino. Kaya kung ikaw yung nagmamaneho ng motor, ingat, pag nakita mo ng pedestrian na to at may guhit at umuulan, mag-minor ka na. Malamang pag sobrang bilis mo at nagbanking ka, madudulas ka talaga. Malamang sa malamang, aksidente ang abot mo. Kaya ride safe lagi. Pagkaingatan, may naghihintay sa ating mahal natin sa buhay. Ngayon guys, maraming salamat sa iyong panonood. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video. Ride safe guys! Bye-bye!